Good day guys, good day everyone. So this is Gentech Solar Power. Yun, katapos nating ma-install ng DA 5 kilowatt. So makita natin sa system niya, interface, sa display niya sa screen. So yun, working na siya. So next videos pakita natin yung setting at parameters niya. So lapitan lang natin ng konti sa camera. So this is 5 kilowatts, so naka-run na yung power niya. So with this, this load up to 5 kilowatts. So here is input from the solar, the isolator switch, the DC isolator switch, which is installed just to protect, or in case will trip or will cut manually the source PV power. So dito it is good for two string or two lines, two pairs solar string. Yung dalawang pair sa line galing sa solar panel pwede dito, because this four input terminal. So this another is makikita natin yung marking sa breaker sa solar PV input. May DC SPD, just to let the customer know yun ang mga control niya. So parang pag in case may emergency, pwede niya i-interrupt. So alam niya kung saan gagamitin yung mga breakers ng ganun. So sa left, hindi pa yan ginagamit. Then sa center, yung ginagamit natin na battery. So yun, that is 135 amperes na breaker. Pio, magandang brand na yun. So at the other side is a main input breaker. So that's, this breaker is from grid in, so pre-protectahan niya na 63 ampere na breaker for the input of grid. Either mag-bypass siya, mag-ETS, or going to the inverter. But before going to the inverter, dadaan pa yan sa another set of grid input breaker. So makita natin mamaya sa next slide ng video. So yun, before entering into the inverter side, so may pre-protect pa yan ng another set of breakers with short protection, with grounded protection. Yung sa left side, may timer, may clock timer, is dyan yan ang nag-control sa fan motor or fan, yung blower fan niya, cooler fan, para ma-maintain yung temperature niya na at least bababa siya. Kasi if overheat siya, so possible na magkaroon ng solar ng inefficiency, or hindi masyadong efficient yung performance niya sa pag-invert ng power, or delikado sa mga spare parts niya na masisira dahil sa overheating. So we did yan, nabalik pa kita yung main breaker. So the fan motor is connected with the separate line from the inverter. So dito the next makita natin na ang grid input meter. So this is a standard EDMI grid input meter. Yung meter niya, i-monitor natin yung papasok na power from grid. So makita ng customer kung ano nang na-consume niya sa grid. So yung kinakonsume niya sa grid, yung pumapasok, kasi solar is not totally the solution, is may sharing sa, may sharing of power siya, but at least kung may makontribute ang grid, kita niya, mabasa niya na yun pala ang nakuha niya sa grid. So as of now, nakakuha siya ng grid na 26.8 kilowatt. So yun, then yung ETS, yung may grid input or Noreco or Noseco, any company. So dyan ang papasok yung mag-bypass power niya pag mag-fail na yung inverter, then low bat na or may failure. So mag-bypass siya directly connecting to the grid, pero daan pa rin yan sa kilowatt hour meter, just monitoring purposes, hindi yung kilowatt meter, may kilowatt hour naman sa ano, sa poste. So yun sa grid input, yung dinagyan natin. So may sa left side niya may EC SPD. So grounded yung EC SPD. So makikita natin niya connected siya
So pag may strike of high current or high voltage, so yan ang mag-fail. Parang hindi papasok sa grid system ng so yun, nakita natin na car going to own. So at saka yung RE going to house, saka yung load yan, yung solar is going to the on side, yung sa center, at saka yung battery. So with main sharing of power. So today, this video may nakukuha siya na grid input 26 kilowatt, then the frequency niya is 61.0 watt current. So wala siyang cell kasi wala pa siyang lit meter. So today 5 kilowatt at saka total of 26.7 kilowatt hour yung nakukuha niyang purchase power. So yan. So sa city power niya, yung standby niya is 20 watt yung consumption yan sa inverter. So may losses talaga sa inside kasi na-consume siya ng power. So it's about 20 watt. Yan. So ganun. So matagal pa ang next slide. Okay. Just wait lang. Malapit na. Dinidelay lang yung video clip parang makapag-usap tayo mayo. So yan, yung DC, yeah, lighting, easy lighting, normal power is lighting, walang alarm. So it means normal. So dito sa ETS, solar inverter, yung sa normal side, nilagay dyan ang normal, sa normal terminal, yung output from the inverter. Of course, galing yan sa breaker out. So the breaker out is connecting directly to that area. So bago yan papasok sa final circuit breaker, yung dalawa sa right, makita natin next is dadaan pa yan sa output kilowatt hour meter. So yung output kilowatt hour meter, yun mang magbasa sa output ng inverter. So it is a mixed output. So para ma-monitor ang total energy consumption mo aside from being inside niya. Yo, ganun, inverter output, padadaan yan doon. So after the output of the inverter, it will connect to the input terminal of the meter, then the out of that will be connected to the other breaker, the final output breaker. So protected lahat. So sa next yun, makikita a total load meter yung final output niya. So the total niya is 61.4, so less 26 is about, meron siyang kinakonsumo na. Yun ang difference niya. Yun ang save niya sa solar energy. So, ginamit tayo ng standard meter kasi mas matagal na masira kaysa rail type. Okay naman yung rail type, maganda, pero not preferable na itong bibilihin kasi mataas yung ampere rating niya at saka for ano na yan, hanggang kailan masisira yung meter. Medyo matagalan na yun. So yun, nabalik ka natin sa video. Medyo nag-drop yung video yan. Okay. Ano ba? Ano ba yun? Yun, pinapakita lang yung main screen niya. Main screen na, it's 12/6/2022. Main screen niya na kung ano ang high vis niya. So, ganun. Nakita yan. So, kasi after na, nag-ano lang siya, 331 watts. So, maliit lang yung harvest. At saka, ang load naman is medyo maliit kasi walang ibang ginagamit mga fridge. At saka, ibang load lang is enough na yung mag-power sa load niya. Para na ina-escape sa maraming mosquitoes dito. Yan. Ang sa battery, ma-up siya pero mababa yung percentage. So, matinitest pa yung battery kasi yung battery is possible fault defect. So, hindi siya nag-up kahit walang load. The whole siya, i-monitor siya for charging. So, if hindi siya mag-ano, subject and for testing. So sa house load niya is yun,
420 watts. So total for the day na na-harvest ng solar is 14 kilowatt hours and the total of 62 kilowatt hours is about 2 days, 1 day, 2 days, it's a 4 then 5, 6. So yun, so my next slide pa dyan. So makita natin yung DC lamp sa DA, AC normal, saka yung output niya is normal. So mamaya in the next ano punan niya ng battery, we list that without battery testing but still working po yun. So sa grid, so walang maliit lang sa grid niya kuha niya. So yun. So maganda yung interface sa DA, maganda yung display screen niya, maganda yung mga terminals niya at saka yung mga circuit niya sa loob. So very good. So recommended DA is depende lang sa budget sa customer. If kaya niyang mag DA is maganda. Pero for another light load lang, pwede namang i-star in it saka ibang inverter na mga high voltage type. Parang mas lesser ka ng use of wirings. So, ayun. Working. So, maganda. It's about 15:47. So, in the afternoon. So, 3:47. Military time for 10:47. 15:47. So, yun, nilabalikan yung sa grid. Okay. Just waiting for another clip. Pinapakita lang yun ang grid. So, binabalik siya sa main screen niya. Okay. So, yun guys. Ang ating 5 kilowatt day working under observation. If it works normal for 1 month continuous operation, so yan sa distance capture niya, yun ang makita natin. So recommended siya for home power or whatever for purposes that will not exceed the power of 5,000 watts or 5 kilowatt yung i-consumo mo. So, but it has a surge power of 10 kilowatt or times 2 of the capacity. So, maganda. Medyo may kamahalan lang. So, depende na yan sa choice of customer kung anong kaya niya. Anyway, it's a matter of 15,000 difference to the other the same capacity inverter. Something like that. So yun. So matagal pa ang video. Ano pa bang masasabi natin dito? So yan lang po. So don't forget to click subscribe button.